So, hello, good morning guys. So, ngayon, wala tayong bike ride. So, ngayon, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng bike. Kasi may dumating akong dalawang customer. May nagpapagawa ng bike. So, dito sa Mojuchun kasi may bike shop din ako. So, ito, gagawin ko dalawang bike siya. Tingnan nyo. So guys, ayan yung bike na gagawin ko. So hiwa-hiwalay pa siya. So bubuin natin siya. Antayin nyo. Mamaya papakita ko paano siya buuin. So stay tuned. So ayan guys, ngayon bubuin na natin tong bike. Ito mo ng blue ang uunahin natin. So una, ipit naman na natin yung tinidor dun sa ito sa frame para may tayo muna natin ng ano, mabilis mabuo. So ayan. So guys, bago natin siya ilagay, so bago natin buuin, kailangan natin lagyan siya ng grasa kasi wala na siyang grasa. So lalagyan natin siya para paglagay ay okay ang pag-ikot niya kasi para hindi siya nag-ano no sa friction ba ng bakal sa bakal para smooth ang pag-ikot. So ayun guys, ang paglalagay ng grasa, hindi naman siya ganun karamihan kasi yung medyo tama lang kasi okay na din naman yun, maano na rin naman siya, maano na rin yung pag-ikot niya kasi pag sobrang dami naman, ganun din, nag-ano lang, nagdudumi lang siya eh. So ayun. Ayan guys, nailagay na natin siya. So sunod naman natin ay yung sa plato. So lalagyan din natin siya ng grasa para kasi sa bulitas eh. So ayan, lagyan natin ng grasa. Ito, ito yung tinatawag na ano, pagka yung sa mga pambata, sa mga BMX, tawag dito ay one piece. So yung sa mountain bike, ang ano, ito diba ako guys. So yung sa mountain bike, ang tawag doon, two piece naman yun. So ayan. Kapit natin yan. Hanan natin yung bulitas. So, saan ba dapat ito? Ito sa kanan. Ganyan lang pagpapasok niya guys, oh. Ganyan na ganyan. Sunod niyo yung isang bulitas. Sunod niyo yung lock. Ayan. Okay na siya. Bit na. So, sunod natin yung isang separing lock para hindi na siya dumawag. So, dito natin pinitin. So, guys, hindi ko pa inigpitan ng mga tools kasi kinakamay ko lang muna siya. At ito, mamaya ako naigpitan pagka nakatayo na. Ito, higpitan na natin. Natin ang yabe. Yabi na natin siya. Aray ko. So guys, ang pagkakabit lagi ng pedal, ang laging paigpit niya ay yung sa ikot ng tipa. Pag ganun, yung pauna, ang laging patanggal niya ay babalik. Laging tatandaan niyo. Yung iba kasi nagkakamali. So ayan. So
guys, ngayon ang lalagay naman natin ngayon ay ang exterior. Lalagay lang natin ng ganyan. Sa kabilang side muna. So, ayan. Ang side yun. Kaya naman ng kamay. So, ako guys, pag naglalagay ako ng goma, ginagawa ko, nilalagay ko na ng hangit na. Kahit konti lang. Kasi para ano, hindi siya ano, maipit yung interior. So, bagyan lang natin siya konting hangin. Tapos, pagka yung kabilang panga naman ang lalagay natin, lalagay naman natin ay tatanggalin na lang natin ang hangin. Para lang mabilis lang siyang ipasok. Ganyan, no? Diba? Hindi siya na, ano, nababalik ko yung interior. Pag nailabas mo na yung pito, lumabas ka. Pag nailabas mo na yan, tatanggalan mo naman natin ang hangin. Sundutin lang natin yan. Yan. Okay, para at least, alam natin na hindi kulubot yung interior sa loob pag ikinabit natin. So guys, yung mga gulong para hindi na siya ano, maipit, kung kayang kamayin, kamayin na lang. So minsan yun ang pinagmumula ng ano, naiipit pag ipapapasok, hindi napapansin. Pag kayang kamayin, kamayin, mostly sa ano, mountain bike, sa mga MTB, pag ano, kayang kamayin. Ako sa yung mountain bike na ginagamit ko, hindi ko siya sinusungkit. Ah, katulad niyan, pagpapasok, kaya naman. Kasi minsan doon nagkakaproblema eh. Pag sungkit ng ganon, anong nangyayari? Pati interior nasusungkit. So pag binomba nyo, singaw na siya. So ayan. Kaya may hangin, kanina pagpasok ko, para ayan, alam natin na hindi siya kulukulubot. Tapos lalagyan natin ngayon ng hangin. Guys, meron na siyang hangin, so pwede natin siya. Di ba pala natin pwedeng ilagay? Wala pa nga pala itong bulitas. So okay na yung gulong. So ayun, mamaya pupunta tayo sa bike shop. Kasi ayun, bibili naman tayo ng interior saka exterior. Kasi ito ay walang kapartner. So mamaya pupunta tayo ng bike shop. So ayan, hindi pa pala natin siya mabubo. Ang ano lang natin ay lalagyan lang natin siya ng bulitas. So, ayan. So, guys, ito yung bulitas. Ito, bulitas. Ito nyo ba? Madilim, man. Madumi na ang kamay natin. Medyo madumi yung bike eh. So, ito yung bulitas. Kasi lang natin yun dyan. Dito natin siya lalagay. So, tatanggalin natin. Tornillo. So, check na rin natin kung buo pa yung mga pantawag dito sa ehe. Basta ito yung ano. So nakita natin guys, kita nyo ba? Okay, ayan guys, ayan may pingas. Kung nakikita nyo, may pingas na siya. Kita nyo ba guys? Ayan, pingas. So papalitan natin siya kasi hindi siya pwedeng ganito. So yung kabila okay naman. Tingnan nyo, ito walang pingas to. Hindi ba siya? Ayan, hindi nyo makita. Ito. So ayan guys, may nakita kong bago doon. So ito, ito na ikakabit natin, bago na. Bagong ehe na. Bago na rin to, so para goods na rin. Hindi na, ito, hindi natin to gagamitin. So ito na ang lalagay natin. So, ayan. So, ayan guys, lalagyan na ulit natin ng grasa. Bago pala natin lagyan ng grasa, yung isa pala. Grasa tayo. So yung isang part, pitan natin. Para ayos na. So ayan. Yun lang yan, oh. Kontrahan lang siya. Kukontrahin lang natin. Gamitan natin ng tools, nasa ba yung tools ko? Wala, ayan, wala na. Uy, labas yung tools ko.
Yun, tatago siya. So ito ay 13. Yan, 13 ang sukat. Yung panloob, tapos tapos ito yung kontra. So ayan, kontrahan lang sila. Ayan, pag nakontra niya na, kasi para hindi siya umalog. So ayan, hindi na siya matatanggal ng kamay. So itong kabilang part, itatanggalin natin. So, ayan, punasan lang natin. Kasi makalawang. So, ayan guys, napunasan na natin. Punas lang din tayo ng kamay. So dito tayo ng grasa. So lagyan natin. And konti lang din. Basta pag naglalagay kayo guys ng grasa, huwag nung yung masyadong madami. Yung saktuhan lang naman. Tapos guys, ang paglalagay ng bulitas, ito ay laging yung parang pabilog na part niya, ayun yung nakapunta dun sa hub. Pag ganun siya, ayan, ganyan. So yung iba nakikita ko pag hindi ano, ang lagay nila pag ganyan. So mali yan. So kailangan naka ganun. Para kasi yung pag-ikot ng ating ehe, doon iikot yung ehe. So ayan, pasok nyo lang na ganun. So lagay lang din natin tong kabila. So ayan, nalagay ko na. So ayan, nabuo na natin guys. So, pwede natin siyang ilagay sa bike. So, so ayan guys, kontrahan lang siya. So, kontrahin nyo lang. Paglalagay nyo. Tingin nyo kung may pet. So, ayan, wala na siyang alog. So, so ito guys. Ayan, ito tinan na bubo. Meron na siyang gulong. Ikot. So, next ay yung manibela. Natin yung So, kakapit naman natin yung preno. So, ipitan lang natin siya. So, ayan. Ipitan lang natin dito. So, guys, yung dinala dito kasi ano, yung dinala dito, dito ay kulang. So, ginawa ko lang siya ng paraan. Pero, okay din naman yan. Para lang malayo. So, naglalaro naman siya. Ito nyo. So, kita nyo. So, ayan guys. Kita nyo. Naglalaro naman. Ayan, nagsin ng premeno. So, ayan. Okay naman siya dito. Guys, dahil kulang ang piyesa nito, mamihalit natin gagawin kasi hindi pa tayo makabili ng piyesa. At wala pa rin naman yung nagpapagawa. Hindi pa natin nasasabi na kulang. So, yung sa kapatid naman ng gagawin natin, yung sa Hello Kitty naman muna. So, same lang din naman siya na process ng gagawin natin. So, ayan. Panoorin niya na lang muna ako kung paano buuin yun.
guys, ayan, di ako nakapag-bike. Nagawa kong bike. Ayan yung mga nag-bike. Mga pinsan ko si Eril. Ayan, sila Mac. So, ayan, sa pinsan nila, Eril yung ginagawa kong bike. So, ito. Wash out ayan sa inyo. So, mamaya, bibili tayong pyesa. Ayan na, ayan. Andyan na yung may-ari ng bike. So, wala, punta na tayo ng bike shop. Yung isa, ako lang na lang ng mga pyesa. So, babalikan na lang natin to. So, bibili muna tayo ng pyesa, guys. So, dumating na naman yung nagpapagawa. Nagbigay sila. Ayan, makakabili na tayo ng pyesa para mabuo na to. So, ito nga pala si Mac. Na, kasama ni Ariel niya. Kapatid ni, ano, nakasama din natin yan sa Real. So, ayan, kararating lang nila. Galing silang Lokban. So, ang bilis nilang, ano. So, ayan. Babalikan na lang. Babalikan ko na lang kayo pag bibili na ako ng pyesa. So guys, ito yung may-ari ng bike sa anak niya, si Kuya Ryan. So ayan. From Cavite, representative. So ayan, inaano ko na kung dinidiscuss ko na ako ng mga bibili namin pyesa para mamaya makabili na ako. So ayan guys, pupunta na tayo sa bike shop. Bibili na tayo ng pyesa para matapos ng ating bike na ginagawa. So, ayan. Punta ka lang ako. Hindi na ako magpukuhay. Kasi, hindi na dito. Hindi. Nag-surfing na lang ako. Ano, umaga. Pwede ko pwede. Atin ko. Ayan, update ko na lang kayo mamaya. Hindi ko. Pag nasa bike na pala ako, update ko na lang ako. So, guys, andito na tayo sa Santa Cruz. So tayo sa Iron Bikes. Dito ako bibili ng pyesa ng bisikleta. So kung gusto mo mag-click ng pyesa, dito lang sa Santa Cruz sa may tapat ng Mormons. Malapit sa may ano, Pure Gold. So ayan. Pasok tayo. So guys, dito na tayo sa bike shop. So bibili na tayo ng pyesa. So dito tayo. Guys, nakabili na tayo ng pyesa natin. So ito yung mga nabili natin. So, ayun yung mga nabili natin pyesa. So, mabubuo na natin yung bike na ginagawa natin. So, mamaya ulit. Tawin naman ako. Ayan guys. Tawin na tayo. Ayan. Sa atin ng tulong. Hindi kasi kasi na ating natin. Guys, andito na tayo sa shop ulit. So, andito yung gamit natin. So, let's close in ha. Kakain muna tayo bago natin simulan ulit yung paggawa. So, kain muna si Doc. Oh, ayan guys, andito na ulit tayo. Tapos na akong kumain. So, gagawin na ulit natin yung bike. So, ayan. Ano ba tayo natapos kanina? So, dito. Walang bulitas. So, bumili na rin ako para dito. So, ito yung mga pyesa. So, ito yung bulitas. Ilalagay natin. So ayan guys, napagtan na natin ang ehe. So lalagyan naman natin ay ang gulong. So paglalagay sa gulong, may rotation siya. So lagi nyo i-check yung rotation. So ayan, ang style niya ay may pa-arrow. So ayan. Ayan, italagay na ulit natin yung kabilang side. Ayan, italagay natin. Ayan, medyo mahirap. So, kaya naman ng kamay. Ayan, so, panulin natin yung pinili natin yung interior. Ayan, italagay natin. So, lalagay natin ang hangin para ayos pag nalagay. Kasi baka katulad sinasabi ko, baka kasi mag ano siya, maipit, magdiko-diko sa loob. So, konti lang naman para mabilog. So ayun, konti lang siya.
natin yung bagay ng ano. Pasok lang natin. Ayan. So, ayan. And guys, kakapi natin. Ayan, oh, may dalawang bata dito. Nag-EML. Ano, panalo na ba kayo? Naglalaro sila ng ML. Tapos kasi silang gumawa ng module. So, kapit na natin ito dito. Kasi pagtapos ng gumawa ng module, saka lang sila naglalaro ng ML. Ayun, tumasok. So, ayun, tumasok na. Kita na natin ng konti. Tumaban yung preno. Ata nag puto lang magkapatid ha. So ayan, sinayang natin to. Sinayang natin to mga special natin. Kulang na lang ito guys, kadena. Kasi ayos na lang yung preno. Good na siya. Guys, okay na. May preno na siya parehas. So, ito yung hindi natin na-check kanina. So, higpitan na natin. Para ma-ano na. Ito. So, yun guys. Tapos na yung kulay blue. So, ito na lang ang gagawin natin. So, ayan. Pati na lang naman ang kulang din ito. Preno na lang. So, ito yung may alog. So, kung napansin ko, may papaltan. So, paltan na lang din natin. Guys, una ang bike natin. So, may kit na rin siya. So, na-check ko na rin lahat kung mga no, dapat i-check kung may kit ba. So, ayan. Guys, okay na. Matapos na tayo ng dalawang bisikleta. Ito ang bike na nabuo ko ngayon. So, ayan guys, tapos na nating buhay ng dalawang bisikleta ang pambata.
So, dito ko na muna tataposin ang ating video. Sana nagustuhan niyo ang aking pagbubuo ng dalawang bisikleta mula sa sira so hanggang sa mabuo. So, kung nagustuhan niyo ang aking video, huwag niyo kalimutang mag-like, mag-share, saka mag-subscribe. Huwag niyo na rin kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video. So, maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!